Good morning mga katipid dips! So ngayon gagawa po tayo ng pangnegosyong siomay. Dalawang paboritong flavor po ang isa-share ko sa inyo. Kaya stay tuned lang po kayo hanggang huli kasi bukod po sa recipe, sasamahan na din po natin ito ng costing para may idea po tayo magkano nga po ba ang puhunan at posible po ditong tubuin. Kaya tara, umpisahan na po natin ang paggagawa ng siomay! Gagamit tayo ng 2 kilo ng pork giniling. Bali ito po ay kasim para meron pong taba-taba. Pero pwede nyo rin naman pong purong laman ang gamitin po ninyo. Kung napapansin nyo, medyo may pailan-ilan po na carrots. Hindi ko na po yan tinanggal kasi yung pinagilingan po sa palengke ay pinagilingan daw po ng Shanghai. Hinugasan po natin ito ng mabilis na mabilis po lamang. Tapos pinatiktikan po natin. Sibuyas, pinino po natin yan. Bawang, murang sibuyas. Para naman po sa ating pampalasa, maglalagay po tayo ng 1 tablespoon ng asin Raxol. Dito pwede po kayong gumamit ng mga pampalasa na gusto po ninyo. 1 teaspoon ng durog na paminta. Kung meron po kayong white, pwede rin po yun. 4 tablespoon ng oyster sauce. At ang ating pong pinakahuling ingredients, maglalagay po tayo ng acorn powder. Ito po, pampalambot po ng karne at magdikit-dikit po yung ating siomay. Bali, ang kailangan sukat po natin kada isang kilo ng karne, maglalagay po tayo ng 3 grams or 1 teaspoon. Pag na-mix na po natin to ng ayos, ibig sabihin, pwede na po natin itong balutin kung tayo po ay nagmamadali. Pero kung hindi naman po, pwede po natin itong i-rest at least 30 minutes para mas lumasa po yung mga ingredients natin sa karne. Dahil hindi pa po kami kumakain ng agahan, i-rest po natin ito. Tapos balikan po natin after po namin kumain. Timbangin lamang po natin ito pong ating siomay. Dahil 2 flavor po yung ating gagawin para pantay po yung pagkakahati. Bali yung ating pong 3 kilo, ang naging timbang na po ay 2,354 grams. Ngayon, hatiin po natin sa 2 at ang magiging timbang po kada isang flavor po ay 1,177 grams. So ngayon, nahati na po natin. Itong isa, ilalagay po muna natin sa ating ref. Dahil uunahin po natin itong ating pork and shrimp. Bali dito, meron po tayong tinagtad or giniling na hipon. At meron din pong pinutol-putol na hipon. Bali ito po yung ipang tatoppings natin. Ganyan pong kalalaki. Ang gagamitin kong molo wrapper ay medium size. Ito pong ating giniling or tinagtad na hipon, pwede na po natin isama. I-mix po natin ng ayos hanggang sa magsama yung ating pork at yung ating shrimp. Pag na-mix na po natin ng ayos, umpisahan na po natin ang pagbabalot. Dito, meron po tayong tubig kasi kung kailangang idikit po natin itong ating wrapper, didikit po natin. Sa magiging sukat po ng ating siomay ay 1 tablespoon or 15 grams. And dito mga katipid tips, halimbawa kung para sigurado po kayo na tama sa timbang yung sandok po ninyo, pwede naman po tayong gumamit ng gramuhan. Login lang po natin na parang bulaklak. Kapag okay na, lagyan po natin ng isang dayat ng shrimp sa ibabaw. Mamaya maganda po itong tingnan kapag luto na kasi mamaya mag-o-orange po yan. Tayo po ay naka 81 pieces. Okay, so iset aside po muna natin to.
gagawa po tayo ng ating Japanese siomai. Bali, gagamit tayo ng crab stick. Ganito po itsura nun. Tapos, pinutol po ito lamang po natin ng maliliit. Kailangan natin ng tubig para pandikit ng ating nori seaweed. At ito po yung gagamitin natin. Hahati-hatiin lamang po natin ito. Bali, dito po sa isang sheet, ay kuha po tayo dito ng 9 na piraso. Hatiin lamang po natin sa gitna. Tapos, tutupiin lamang po ulit natin ng pantay. Bali, square po ang kalalabasan niya. Ang pinakantimbang po natin ulit ay 1 tablespoon or 15 grams. Basain po muna natin ang tubig. Ilagay sa gitna. Likupin nyo lamang po pataas, diba? Tapos, lagyan po natin ng maliit na crab stick sa ibabaw. Dito po sa ating Japanese siomai, tayo po ay naka 78 pieces. Bali dito mga katipid tips, ang inilagay lang po natin dito sa gilid ay yung pinakang balat. Tapos yung gitna po nito, isinama po natin dito po sa ating siomai. Dahil okay na po yung ating pork and shrimp na siomai at yung Japanese siomai, nalista po natin to sa ating ref, i-steam po natin ng mabilis po lamang. Kailangan po nating brushan ng oil ito pong ating steamer para hindi po didikit yung ating siomai. Po, malamig na po yung ating siomai at ang sunod na po nating gagawin ay riripake naman po natin ito para magkaroon kayo ng idea na pwede po natin itong itinda ng per pack or yung tinatawag po na ready to cook per piraso na po yung pagriripake po natin. Ito pong ating pork and shrimp, naglagay po ako ng 15 pieces. At ito naman pong Japanese siomai, naglagay po tayo ng 20 pieces. Pero, halimbawa kung gagawin po natin itong extra income, depende din po sa atin kung ilang piraso po yung gusto po natin. So, ito ay isisil po natin. Pero dito, pwede po kayong gumamit ng vacuum seal para mas maganda po yung produkto po natin. At ang size po ng ating plastic ay 7 by 10. May labis po tayo na 6 pieces sa pork and shrimp at 18 pieces po na putal dito po sa ating Japanese siomai. So ngayon, naripak na po natin yung ating mga siomai at ito ay pwede na po nating ilagay sa atin po mga freezer at pwede po nating ibenta ng ready to cook. Kaya naman, pwede po nating i-stock po sa ating rep at pwede po nating itinda ng ready to eat. Kapag meron lang pong order, saka lang po natin ilalabas sa atin pong freezer. Pero itotow po muna natin. At ngayon, para matikman po natin itong dalawang flavor po ng ating siomai, i-steam po natin ito. Bali, pinaglutuan din po natin ito ng siomai kanina, kaya hindi na po natin hinugasan. Tipid hugasin po tayo. Lutuin po natin yan ng 10 to 15 minutes. Habang niluluto po natin yung ating siomai, magagawa naman po tayo ng sausawan po ng ating siomai. Bali, dito gagamit po tayo ng tubig. 1 half cup ng toyo, i-mix na natin. 2 tablespoon ng oyster sauce. Ang brown sugar. Yan. Kapag napagsama-sama na po natin yung ingredients, haluin naman po natin ng ayos. Hanggang sa matunaw po yung ating asukal. Kapag natimpla na natin, pwede na natin isalin dito sa ating lalagyan.
Ito mga katipid tips, halimbawa kung gusto niyo pa po ng mas matamis yung inyong toyo, pwede pa po kayong magdagdag ng asukal. Dito, pwede po tayong magdagdag ng ingredients. Sa tingin po natin, ikasasara po ng sausawan po ng ating siomay. Dahil luto na po itong ating siomay, ready na po natin itong tikman para malaman na po natin kung okay nga po ba or kung pwedeng-pwede po ba siyang gawing extra income. So dito, meron po tayong bawang na luto at meron din po tayo ditong chili garlic oil. Hindi ko na po pinakita sa inyo yung pagluluto po nito kasi meron na din po tayong video dyan. Pero sa kaunting sukat lamang po ng pagluluto ng chili garlic oil, ilalagay po natin sa description box. Itong kalamansi. Meron na din po tayo ditong stick na siomay sa online. Mabibili po ito. Ilalagay po natin yung link sa description. So dito, meron po tayong tray. Pinaka-paborito ko po talaga ay Japanese siomay. Kaya naisipan ko po itong gawin. Dalawa, tikman natin. Tignan natin ang kalamansi. Bawang. At syempre, yung ating paborito na kampaganang kumain. Ang chili garlic oil. Muntik na natin makalimutan yung toyo po natin tinimpla. Wala po akong masabi dito sa Japanese siomay po natin kasi masarap po yun. Malalasa niyo yung seaweed talaga dito. Ang sarap niya mga katipid tips kasi ang linamnam niya. Tapos paborito ko din yung seaweed. Pak na pak po ang lasa nitong ating siomay. Tapos tinan niyo mga katipid tips. So kahit tinusok na natin yan, hindi siya naghihiwa-hiwala. Ang sarap niyong iulam sa kanin. Malalasan niyo po talaga yung pagkamiti dito. Yung pagka-Japanese na tinatawag, talagang malalasan niyo po yun kasi gawa dun sa nori seaweed na ipinambalot po natin. At ngayon, ito naman pong ating pork and shrimp. Last one, mga katipid tips. Malalasan nyo po talaga doon yung shrimp. Hindi nyo po mapagkakaila yun. Nandun din po yung pagkamiti po ng ating siomay. Halimbawa, kung ayaw nyo naman po na sobrang tapang ng shrimp, pwedeng itoppings lamang po natin. At yung pinakantoyo po natin, hindi po ito maala. Saktuhan lamang po ang lasa po nito. Yung sa atin pong bawang, binili na lang po natin ito sa palengke para hindi na po tayo mahasel sa pagluluto. Kasi ang 200 grams po nito, madami na po ang pwede pong paglagyan. So ngayon, ang tanong, magkano nga po ba ang puhunan po natin dito sa atin pong siomay? Kaya sa mga naghahanap po ng extra income, itry nyo na po itong ating homemade siomay kahit tayo po ay nasa bahay po lamang. Pero bago po muna tayo mag-umpisa, yung lagi ko pong sinasabi, magkocosting pa rin po kayo na sa inyo kasi iba't iba naman po tayo ng lugar. Yung sa iba po, mura yung baboy, sa iba naman po ay mahal. Bibigyan ko po kayo ng idea kung papaano po natin i-costing yung produkto po natin. Umpisahan na po natin sa pork giniling, bali 2 kilo po yun. Kung kayo po ay nakapalo po sa ating FB page, nag-post po ako doon, nag-survey po ako doon kung magkano po ang per kilo po sa lugar po natin. And bali dito, sa lugar po namin sa Kalamba, may suki na po talaga akong bilihan ng baboy. At ibinibigay lamang po sa akin ng 290 pesos po ang per kilo. Madami po akong nabasa na mahal po yung mga baboy. Meron 350, 360, meron din naman pong mura. Kaya mahalaga po mga katipid tips, meron po tayong suki na bilihan. Kung bali ang tuos po na gagawin po natin, gigit na po tayo. Hindi na po sa 290 kukuhanin. Pepresyuhan ko po ng 330 pesos po ang isang kilo ng baboy. Bali 2 kilo po yung giniling po natin at ang kalalabasan po nun ay 660 pesos. Onion at garlic, pagsamahin na po natin, 23.20. Spring onion at oyster sauce, pagsamahin na po natin, 12 pesos. Acorn powder, asin at paminta, pagsamahin na po natin kasi tigka kaunti lamang naman po, 2 pesos. Kaya ang total po ay 697.2. Ngayon, magpa-plus pa po tayo ulit doon ng ating other expenses. Sa gas po natin, sabihin na lang po natin na 5 pesos kasi saglit na saglit lang naman po nating in-steam. At labor po natin na 20 pesos. Kaya ang total po lahat ay 722.2. Ngayon, i-divide po natin sa 2 kasi hinati po natin. Ang kalalabasan po nun ay 361.1 po ang
kuhuna. Ngayon, ang una po nating tuusin ay yung atin pong pork and shrimp. 361.1 yung siomay po natin. At nagdagdag po tayo doon ng shrimp 50 pesos. Kasama na din po yung pinakang toppings po natin. I-plus na din po natin yung ating wrapper na 40 pesos. Kaya ang total ng puhunan sa pork and shrimp ay 451.1. Divide po natin sa 81 pieces na nagawa po natin. Ang kalalabasan po nun ay 5.56 ang puhunan po kada isang pork and shrimp. Kada isang pork and shrimp may puhunan na 5.56. At ang laman po nito ay 4, i-times 4 po natin. Ang kalalabasan po nun ay 22.24 po ang puhunan po natin dito sa 4. Ngayon, gagamit po tayo doon ng calamansi, chili garlic oil kung gusto, bawang na luto, at yung ating toyo. Pagsamasamahin na po natin, sabihin na lang po natin na 2 pesos ang puhunan kasi tig kakaunti lamang naman po yung ilalagay. Kaya mahalaga po dito, sisinupin po natin yung mga ingredients po natin. Meron naman pong hindi nakain ng maanghang, meron din pong hindi nagkakalamansi, meron din hindi nag-chili garlic oil. Kaya makakatipid pa rin po tayo dito kahit kaunti. At i-plus na din po natin yung tray na pinaglagyan at stick po na gagamitin po natin, 1.08. Kaya ang total po ng isang tray na puhunan ay 25.32. Ngayon sabihin na po natin 26 pesos ang puhunan para meron na po siyang ambag sa pagluluto at meron na din pong labor. Ngayon alam na po natin kung magkano po ang puhunan kada isang tray. Yung pagpe-presyo po nito depende pa rin po sa atin. Pero ako po, ang maisasuggest ko pong presyo sa inyo, pwede po nating ibenta ng 32 hanggang 35 pesos. Pero depende pa rin po yon sa laki po ng siomay na gagawin po natin. Pero ako po, tutuusin ko po sa 35 pesos. Ngayon, yung 35 na presyo, i-minus po natin yung 26 na puhunan. Kaya dito ay tutubo pa po tayo ng 9 pesos po kada isang tray. Yung 81 pieces na nagawa po natin, i-divide po natin sa 4 na piraso para malaman po natin kung ilang order po ang makukuha sa 81 pieces. At ang kalalabasan po nun ay 20 na order at may labis po na isang piraso. Yung 9 pesos na tubo po natin kada isang tray, i-times po natin sa 20. Kaya tayo po ay tutubo ng 180 pesos. Ngayon, meron po tayong isang labis at pwede po natin yung ibenta ng 9 pesos po ang isa. Kaya tayo po ay tutubo ng 189 dito po sa ating pork siomay po lamang. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay kung magkano po ang puhunan sa ating Japanese siomay. 361.1 at i-plus na din po natin doon yung dalawang crab stick na ginamit po natin, 16.66. At i-plus na din po natin yung nori seaweed, 129.1. At ang kalalabasan ng ating puhunan ay 507.36. Ngayon, i-divide po natin sa 78 pieces na nagawa po natin. At ang kalalabasan po nun ay 6.50 po ang puhunan kada isang Japanese siomay. Ngayon, ang tuusin naman po natin ay kung magkano po ang isang tray. Yung 6.50 na puhunan, kada isang piraso, i-times 4 po natin. At ang kalalabasan po nun ay 26 pesos. Ngayon, mag-plus na po ulit tayo ng mga condiments na gagamitin po natin. Yung kalamansi, bawang, chili garlic oil, at yung toyo. Sabihin na lang po natin na 2 pesos. At i-plus na din po natin yung tray na ginamit at yung panusok na gagamitin po natin, 1.08. Kaya ang puhunan dito sa isang tray ay 29.08. Ngayon, sabihin na po natin 30 pesos para ambag po sa pagluluto at kaunting labor. Diba? Kapag tinitinda natin, paiinitin po natin. So ngayon, alam na po natin, 30 pesos po ang puhunan kada isang tray. Yung pagpipresyo po nito, depende pa rin po sa atin. Yan, ang may sasuggest ko pong presyo, pwede po natin ibenta ng 38 hanggang 40 pesos. Pero ako po, tutuusin ko po sa 40 pesos. Ngayon, i-minus po natin yung puhunan na 30 pesos. Kaya tayo po ay tutubo ng 10 pesos po dito kada isang tray. Ngayon, yung 78 pieces na nagawa po natin, i-divide po natin sa 4. At ang kalalabasan po nun ay 19 na order at meron pong dalawang labis. Yung tubo po natin na 10 pesos,
i-times po natin sa 19 na order, kaya tayo po ay tutubo ng 190 pesos. May labis po tayong dalawa at pwede po natin yung ibenta ng 10 pesos po ang isa. I-plus po natin ang 20 pesos at tayo po ay tutubo ng 210 pesos dito po sa ating Japanese siomai. Pagplasin po natin yung tubo sa pork and shrimp at Japanese siomai, ang magiging tubo pa po natin ay 399 pesos. Ngayon, para magkaroon lamang po tayo ng idea kung tuloy-tuloy po tayo sa pagtitinda, kung magkano po ang posible po natin tubuin, ipagpalagay na lamang po natin, nakakadalawang kilo po tayo araw-araw at 39 na orders lamang po yun. Kapag napapaubos po natin yun araw-araw at may tubo na 399, kapag itinimes po natin yun sa 26 days, is posible po tayong tumubo ng 10,374 pesos. Diba? Tubong-tubo na lamang po yun kasi kaltas na po doon yung mga expenses po natin. Sa magtatanong at itipid tips, magkano naman po ang bentahan kapag nakarepack na? So, bigyan ko lamang po kayo ng kaunti pong idea. Unahin po natin sa pork and shrimp na balot po natin. 5.56 po ang puhunan at kada isang balot naglagay po ako ng 15 pieces at ang kalalabasan ng puhunan ay 83.4. Ngayon, ito po pwede po natin ibenta ng 100 sa mabilisan hanggang 120 pesos. At yung atin naman pong Japanese siomai, 6.50 po ang isa, i-times po natin sa 20 pieces na laman at may puhunan po kada isang balot na 130 pesos. At pwede po natin ibenta ng 150 pesos sa mabilisan. Malaki po talaga ang tubuan din po sa siomai. Basta ang mahalaga po dito, consistent po tayo na masarap yung lasa ng siomai. Hindi lang po ganung halaga ang posible nyo pong kitain, basta aalagaan po natin yung atin pong mga produkto. At sa shelf life naman po ng ating siomai, kailangan sa freezer po nakalagay at aabot po ito ng up to 2 months. At kapag iluluto na po natin, itotow na lamang po natin para hindi po ganun kayelo. At sana bago po nagtapos ang video na ito, ay meron po ulit akong idadag na negosyo idea po sa inyo. Kung interesado po kayo sa mga ganitong video, iimbitahan ko na po kayo na pindutin nyo na po yan at huwag nyong kalilimutan ang bell button na pindutin para updated po kayo sa mga upload po natin. At meron din po tayong second channel, Tipid Tips at Iba Pa Family. Nag-upload po kami dyan ng mga happenings, review product, collaboration, giveaway, guessing game. Dyan nyo po unang malalaman. At meron din po tayong FB page, Tipid Tips at Iba Pa, para kahit nasa FB po kayo, updated pa rin po sa mga upload po natin. At sa mga meron pong Instagram, baka madagdagan nyo na po yan. At huwag nyo na din pong kalimutang i-like at i-share. Kasi sa ganito pong paraan, makakatulong din po tayo na magkaroon po ng idea yung mga kanani natin, kaibigan, katrabaho na pwede pa po palang magkaroon ng extra income. At doble-doble, ingat pa rin po tayo at sumunod po sa alituntunin po ng ating pamahalaan. Kaya kita-kits na lang po ulit sa ating mga next video. Maraming salamat! Bye-bye!